Excited ako ngayon kasi nakikita nyo ba ito? Nakikita nyo ba ito? Ayan ah. Napakaganda, napakalaki, high-tech na kagamitan itong ating katabi ngayon. Ibang klaseng lakbay-aral. Ibang klaseng lakbay-aral ang gagawin natin ngayon. As in, out of this world ang ating gagawin. Astronomical ang ating gagawin. At nakatutuwa, nakaka-proud itong mga susunod natin bisita dahil sila'y galing sa ating New Era University Astronomy and Data Analytics Institute. Ngayong linggong ito, LTE sa NEU tayo. At syempre, ibinibida natin ang mga top-notch ng mga estudyante at mga guro ng New Era University. Makakasama natin ang kanilang head, si Ginoong Jeffrey Abanto. At syempre, i-welcome din natin ang mga estudyante na kumukuha ng BS Astronomy, si Oswald Abayan at Paul Bautista. At makakasama rin ang kanilang alumna na si Kyra Rumbawa. Good morning, guys! Good morning po! Good morning po! Good morning! Hello po! Good morning! Good morning! Hi! Okay, okay. Dito tayo. Kasi outshine tayo ng ating giant na telescope dito. Magpabati naman muna tayo sa ating mga kaklase, mga kaibigan sa New Era. Hello po. Hello po. Hello po. Okay. Okay. Alam niyo ba na ang New Era University ang pinakaunang eskwelahan na nag-o-offer ng BS Astronomy dito sa ating bansa? That deserves a round of applause. Oo naman. At dalawang higher education institution or HEI lang sa buong Pilipinas ang nag-o-offer ng formal degree program na yan. At isa na nga yan, ang New Era University. Sir, para sa inyo, what does it mean po para sa ating mga Pilipino at sa mga estudyante na magkaroon ng ganitong klase programa sa New Era University? Bali, ano po yun, nakaka-proud po muna and then also yung obligated kami na we do our best para po dun sa progress ng tinatawag nating astronomy education sa Pilipinas. Opo. Kasi right now, even in Southeast Asia, medyo opo, limited po yung ating mga schools na nag-o-offer niya. Tayo yung isa sa mga hindi pa nagpo-progress, sabihin na natin yung astronomy education. Opo. Tapos yung binanggit mo kanina na ano, yung actually, yung 2015 kami nagsimula eh. Opo. May school na nga na naon na rin sa amin, pero astronomy technology pa yung tawag sa course nila. Okay. By 2015, yun, kami po talaga yung nag-offer ng BS Astronomy na course talaga. Okay. This is good news, nakaka-inspire, hindi po ba? Kasi talagang nakikita natin yung passion ng lahat, di ba? Para sa kurso na ito. How about the students, Oswald, and how about the other two of you? Ano ba ang pangarap nyo matapos yung kunin ng BS Astronomy? Sino ba mauna sa atin? Kahit sino. Baba muna. Sige, baba muna. Bro. Sige po. Starting nung 5 years old pa po ako, ay pangarap ko na po yung BS Astronomy po. Opo. Bale, nung makatingin po sa mga stars, lalo na po yung mga planets nung una po, nung buhay po yung father ko po, naglagi po na sinasabi, pagka gusto nyo pong umangat yung pag-asa mo sa buhay, tinginala ka sa langit. Yun po yung pinaka-start. Tapos pangalawa na rin po yung manood ng mga documentary sa Discovery Channel, tapos yung Star Wars. Ganun. Oo, yung mga ganun. Hindi naman tayo nag-umpisa eh. Di ba tayo na-inspire? How about you, bro? Bata pa lang po kasi ako. Mulat na po ako sa astronomy. And pumupunta po ako sa planetarium. Alam po natin. Yes, lahat na ata tayo nakapunta na ron. And pumupunta rin po ako sa mga stargazing events. Bata pa lang po kayo. Ako. Kaya ayun po, nakakatulong po siya sa paghubog po sa akin. Kaya po ngayon, nandito na po ako ngayon. Yes. Tinutulungan ko po ang astronomy. Yes. Kyra is a graduate of BS Astronomy. Yes. And then, sa iyong pag-graduate, sa mga nagtatanong, di ba, saan ka ngayon nag-work? Ano, nagagamit mo ba ang iyong kurso? Dito po kasi sa Philippines, konti lang naman talaga yung opportunities. Oh, oh. Pero since data analytics driven po tayo sa New Era, I'm currently working as a data engineer po sa isang financial institution. Pwede. So yun po, marami po pwedeng maging... All-encompassing itong kurso na ito, no? Opo. Basta po involved ang data. And all industry, most of industries most ay of industries may data na hinahando. Oh, oh. Ayun. Okay. Kumusta naman po ang naging response sa mga estudyante? How
is it coming along in terms of yung mga year by year niyo na pag-aaral itong BS Astronomy? Consistently po lagi kaming may enrollees, hindi dami, po nawawala. Dami, balita ko po. Kasi po we're trying to, within the community po lalo sa paligid ng ERA, we're trying to convince people na yung alisin yung misconception about this course. Kasi ang ilan po sa mga misconception po nila about BS Astronomy, una wala daw trabaho. Pero kasi yung ating pong curriculum ay kumbaga ay halo po siya ng data science, even dun sa mga subject na tinatawag na atmospheric science po, and even geoscience. Yung mga data po kasi noon ay mga large scale data na you really have to know data science, opo, data analytics. Opo. Kaya kung sabihin man na walang mga astronomical institution sa Pilipinas, pero meron namang mga data-driven company, even sa optics, robotics, opo, mga research company, opo, statistics company even. Opo. Pwede doon magtrabaho pagka-graduate ng BS Astronomy kasi nga po, diversified yung pwede po nilang yung matutunan. At yun nga po, hindi dapat po sabihin ng iba na after this graduating from the course ay wala pong trabaho. Saka hindi po puro stargazing. Hindi naman po puro stargazing. Puro, saka po, hindi magiging astronaut. Kasi yun pa yung misconception po, pagka-graduate daw, magiging astronaut ka ba? Hindi po. Iba po yung astronautics sa astronomy. Although, pareho po silang branch ng tinatawag na space science. Space science. Okay. Okay. Sino nasa second year na ngayon? Ayan. And this third year? Fourth year po. Fourth year na. Okay. Ano ba masasabi nyo sa kurso ito? Na-meet ba ang expectations nyo or more? Diba? Kasi nakikita ko, galing ka kami kapos sa NEU, ang daming talaga napaka-enthusiastic dito sa kurso ito, BS Astronomy. Yes. Sige, ikaw naman. It exceeded my expectations po. Because yes, studying in NEU and BS Astronomy, it made me open up to things na marami pa po pala akong potential to do better, to excel, and to gain more knowledge and pursue more knowledge po. How about you, bro? Well, for me, kung na-meet ang expectations, hindi na siya na-meet po. Nag-exceed pa po. Nag-exceed pa. So, nung first year pa lang po ng college, actually, hindi po sinuportan initially. Pero nung nalaman po namin na magkakaroon kami ng careers in astronomy after ng graduation, doon na na-persuade at hindi lang po sa persuasion, pagpapanata rin po sa Diyos po. At ang magandang balita ang dami nag-enroll at alam niyo ba sa NEU talaga ang dami mga licensure exams sa NEU, 100% ang passing rate, 100% passing rate, congratulations. Salamat po. Salamat po. Ay, pero ito tinatawag na tayo dito, talaga gusto ko nang makita ano ba meron dito, sa ano ba makikita rito ito. Gentlemen, ma'am, would you mind telling us? Ayan. Sa pag-aaral po ng astronomy, technically may tatlong instrument lang na laging ginagamit po ang astronomers po. Opo, lilipat po ako sa kabila para po yan. Yes. Ito po yung three main instrument ng mga astronomers. Opo. Una po siyempre yung telescope. Ito ang telescope. Opo. It's a light collector na para mas malayong maabot ng ating view, okay, when we're observing the night sky. Okay. Tapos ito po yung tinatawag na CCD camera naman. Ayan po, mainly ay para yung magnitude ng isang celestial objects makita. Tapos ay yung kanyang luminosity. Pag alam po kasi yung luminosity, malalaman po natin yung layo ng isang celestial objects. Okay. Yung distance po niya. Okay. Isa sa main na inaano po niya. Okay, so paano po natin exactly ginagamit siya, sir? At gaano ka layo ang naabot ng mga lente nito? Opo. Kung perfect naman po yung condition ng night sky, almost lahat po, kahit mga deep sky objects po, opo, yung mga malalayong galaxy kaya po. Opo. Siyempre po, dalawa lang kasi yung marami kang klase po ng light ka po kasi. Opo. Merong tinatawag pong visible na light, visible spectrum. Tapos meron pong radio wave na spectrum ng light. Opo. Yun lang po yung nakakapasok sa atmosphere po natin. Opo. So, paano natin ginagagamit ito exactly? Exacto. Hindi po wala naman tayong makikita rito. Opo. Yes, opo. Meron po siyang ito, yung mount po niya. Na, ang tawag po sa mount na to, equatorial mount. Okay. They actually do yung tracking. Mm-hmm. Kailangan po at a very specific region ng sky, nakatutok po yung ating camera and telescope. And then dun mapag-aaralan po yung mga data coming from a celestial objects, kumbaga yung mga properties po niya.
Bukod po dito sa CCD, ito pa po, isang importanteng gamit po ng astronomers. No? Ito po yung tinatawag na spectrograph. Yes. Okay. Opo. Pag ito po ay kinabit naman din sa telescope, yan. Opo. Yan. Pag kinabit naman po yan, meron din po siyang ano, no, guiding. Dito natin din ito sa, yan, pakita natin. Yan. Ito po yung guiding camera niya, acquisition camera, and then ito, nandito po yung diffraction grating. Mm-hmm. Pagpasok po ng light dyan, i-disperse niya po yung light, tapos yung spectra na tinatawag ko, spectrum ng light, malalaman po dito, marirecord. Mm-hmm. Ang importance po nun, malalaman mo yung color, temperature, Opo. Chemical composition ng isang celestial objects. Oh. So this is the three most important instrument ng astronomer. Telescope. Telescopic camera, and then spectrograph. Oh. For doing spectroscopy na tinatawag. Oo, oh, ito dito we get more in depth dun sa pag-aaral, pag-aaral ng isang celestial object. Even ano yung velocity niya malalaman po using spectrum. Napaka sophisticated, napaka high-tech, napaka sophisticated, and the state of the art ng mga equipment po ng New Era University, yes. Hindi po ba, no? Napaka for BS Astronomy, talagang all the best na equipment po and technology ang binibigay sa estudyante. Solar telescope po yan eh. Isang kind po ng refractor telescope po na solar, dedicated po sa observing the sun. Opo. I think it's one, kung hindi man po one of the largest, it's the largest solar telescope in the country po. Opo. Siya ay ano po, no, 152 mm, 6 inch yung kanyang diameter po, yung tinatawag na aperture size po. Opo. Ang galing, ano? Pero bukod po dyan, marami pa po tayong telescope. Opo. Tayo lang po sa New Era University ang merong tinatawag pong radio telescope. Yes. Which is yung... Yung 3-meter radio telescope po natin na nasa observatory po namin sa Pinugay, Rizal. Rizal, yes. Na maaari mapuntahan po. Ano po? Yung mga gusto po mag-enroll, di ba, sa susunod na enrollment season, ano po, maaari po kayo mabumisita rin any day, anytime po dyan sa New Era University, yes. Para po mabigyan kayo ng mga tour ng mga estudyante at ng ating mga kawani. Ano po? At ito po bang mga kagamitan natin, how is this updated? How is this upgraded? Yung mga ganito, mga sophisticated na mga... Opo, right now po, meron po tayong bubuksan na bagong observatory po. Yun! Yun naman, kung meron tayong solar astronomy observatory sa main campus, tapos meron tayong radio astronomy observatory sa Pinugay, Rizal, yung bubuksan po namin siguro around March po, end of na March, ay yung ating optical astronomy observatory po. Sa Laur naman po. Sa Nuevecija. Na napakaganda po nung night sky. Opo. Na yung, kahit naked eye po, makikita po yung Milky Way. Talaga? Opo. Nakapunta na kayo ron? Sama niya naman kami. Nung ano, sir, pagka nabukas na po, pwede po kayong pumunta. Opo. Sana po ma-feature din po sana yun. Asahan po yun. Opo. Wala po problema. Wala po problema. Sa mga, ano po masasabi niyo po sa mga kabataan, sa mga gustong maging astronomer at gustong makapag-enroll sa BS Astronomy course ng New Era University. Sige, wala. So kids, keep pursuing your dreams, excel in academics, and follow your passion and your curiosity. How about you, bro? Yeah, just like Paul said, keep your curiosity open. Kung ano yung passion mo, kung passion mo talaga ay astronomy, go mo lang yan. At hindi lang yun, kung gusto mo talaga may astronaut, wag kayong mag-alala. Dahil sa ano, sa naging 600 na astronaut na since 1950, ay meron ng limang astronomer na nakapunta na sa outer space. Ang pinakasikat doon ay si John Grunsfeld. Na kung saan noong 2009 ay napaayos pa ni Hubble Space Telescope. May pa siya, kuya. Napa-upgrade pa niya. Oh, sa iyo, ay, barkadahan natin. Nerd out. Okay yan. Kasi gusto ko yung mga trivia. Kaya sa mga nag-graduate ng BS Astronomy, what can you share sa ating mga kababayan, mga gusto mag-enroll? So, nasabi na nila yung lahat ng ano. Pero, huwag na po kayong magdalawang isip. Let's go na. Maging BS Astronomy na po. At marami pong opportunities na naghihintay sa inyo. Yes, Sir Jeff. Sa mga gusto mag-enroll, sa mga kinoconsider ang BS Astronomy. Sa mga gusto pong mag-enroll, una po ay kompleto po tayo ng lineup ng mga faculty. Meron tayong may master's degree in astronomy, in physics, even meron tayong kasamang honorary faculty, si Dr. Rodrigo Torres. Opo. Among Filipino astronomer community, siya po yung tinuturing namin na father of Filipino astronomy education. Kasi siya po yung nag-initiate na magkaroon ng
astronomy program sa Pilipinas sa isang state university. And then, amazing. Right now, he is currently teaching po sa atin. Amazing. Tapos yun po, meron din tayong teacher na, although hindi aeronautics, hindi siya astronautics yung course niya, pero aeronautics po siya, licensed in pilot. So yun siya yung nagtuturo ng sa part ng astronautics po. Opo. And then meron din tayong mga doctorate degree po na mga sa data science part naman ng curriculum po ng So within sa faculty po kompleto yung natin, line up po ng faculty. Yes. And then kompleto po tayo ng lahat ng klase ng telescope na lahat ng facilities kompleto. Pareho yung lahat ng facility po, lahat ng ground-based na observation na astronomy po. And then ang pinaka-importante po syempre yung yung attitude, the way we do things here ay syempre yung vision ng New Era na to excel with a unique Christian value when we are teaching our students, dapat ay nandun yung pagiging intact pa rin yung for example yung Christian values po. Yes. Maraming salamat po Sir Jeff. Kaya gentlemen, maraming salamat. Hello po mga kanet 25. Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love Tony Pet and Everything. For more Love Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo.